Kasi yung ano eh, kabataan ko eh. Laki ako sa kalsada, sa Divisoria, kalat ako. Pag may mga trabaho yung daddy ko, pwede akong tubero, pwede akong karpintero, pwede akong mason, pwede akong pintor, pwede akong electrician. I have intelligent siblings. Mga scholars, matatalino, may cum laude, may abogada. So ako lagi yung napagsasabihan na, oh, Janette, sabihin ng tatay ko, hindi ka gumaya sa mga ate mo. Laging ganon. Pero ang ginawa ko, I took it as a challenge. I came from a far-flung island municipality of Palawan. My father was a public school teacher and my mother is a housewife. Bata pa lang ako, gusto ko na maging pulis. Kasi nung bata pa lang ako, nababasa ko na yung mga libro ng uncle ko na graduate ng PCCR. Kasi hinahayaan lang ako ng parents ko kung anong kunin kong kurso. Nung sinabi ko na gusto ko mag-criminology, 100% suportado naman. Kasi nung bata ako, nung lumalaki ako sa Divisoria, nakikita ko yung mga pulis doon eh. Nakikita ko paano sila manghuli ng masasamang tao. Parang gusto ko, paglaki ko, ganun ako. Parang tigapagligtas din ako ng mga naapi o naagrabyado. Bata pa ako, talagang ang pangarap ko maging pulis. Yun talaga. Parang gusto ko yung pag may naaapi, nandun din ako to the rescue. Parang gusto ko rin sa crime prevention and all of those things. So, yun na talaga yung pinangarap ko. So, lumuwas ako galing Palawan. Akala namin, public school ang PCCR. Nalaman ko na lang na mag-inula ako na private school pala. Kaya buti na lang, may scholarship na binigay sa akin yung PCCR. Which is na-maintain ko naman hanggang fourth year college ako. Pero kung hindi dahil dun sa scholarship na yun, hindi kaya ng parents kung pag-aralin ako dito sa PCCR. Natuwa sa akin yung boss ng daddy ko na. Kaya one time, binigay niya ako ng scholarship eh, dito sa PCCR. Paano ako napasok sa PCCR? One of the most significant events ng buhay ko na gusto kong ibahagi sa lahat-lahat dahil nag-asawa ako ng maaga. That was the start of the yung sabi natin hardship. Kasi hindi ka naman nasanay sa mahirap na buhay. But you know, when we got married, bata ka pa, hindi ka graduate, wala ka pang tinapos. Ang hirap ng buhay at talagang gagapang ka. That was the time. Nilakasan ko lang yung loob ko. I went to PCCR. Hindi ko kilala ang presidente. Wala akong kilala. Pero kailangan ko mag-aral. When I went to the office of the president, then President Eduardo Bautista, hindi ako pinapasok ng sekretarya. Sabi ko sa kanya, parang awa mo na. Kailangan ko lang talaga ngayon ng tulong. Ayaw niya. Bumukas yung pintuan. Sabi ko, Sir! Sumigaw talaga ako ng bonggang-bongga. Sinigawan ko talaga siya. Tapos, nag-pay attention siya sa akin. Talagang na-catch ko yung attention niya. Tapos sabi ng sekretarya, hindi pwede. Sabi ni Mr. President, papasukin ako. So, that was the chance. Nakapasok ako sa loob. Alam mo ba, when I sat down in front of the president, may dyaryo siya. Hindi niya binababa yung dyaryo niya. Ang sabi niya, what do you need? Sir, pasensya na po kayo. Hindi niyo po ako kilala, pero talagang pumunta lang po ako. Hihingi po talaga ako ng tulong. Sir, bigyan niyo po ako ng scholarship. You know the president. Hindi niya ako kilala. Nakaganyan pa rin yung dyaryo niya. Nung binaba niya, sabi niya, okay, Nena, give her scholarship. That was the start. Nakaaral ako. Can you imagine? Nakatapos ako ng B.S. Criminology, Masters in Criminology, tapos Ph.D. Libre lahat. And the rest is history. It improved my life indeed. Very significant ang pagpasok ko sa PCCR. Very interesting ang buhay sa PCCR. I made sure na every day in PCCR is a learning day. Dito ko na-develop ang aking learning skills sa PCCR. Dala-dala ko yung PCCR lagi. Kahit umuwi ako sa province namin before, dala-dala ko yung PCCR. Kahit hanggang ngayon, nakatatak sa akin yung PCCR. Tapos dito naging matapang ako eh. Parang dati kasi tahimik ako. Mga classmate ko, police. Parang nahawaan kanila ng ano. Parang hindi ka pa police, police ka na. Pagka-graduate ko sa PCCR, ay nagturo ako. Nagturo ako sa criminology. Ngayon, ako ay isang NBI agent.
wala ako sa status ko ngayon kung hindi dahil sa PCCR. Napakalaking impact ng PCCR sa buhay ko, sa career ko. After ng pag-artista, nabigyan naman ako ng pagkakataon na makapag-servisyo sa distrito kung saan ako lumaki. Hindi ako naging pulis pero nakakapaggawa naman tayo ng batas, ng resolusyon. Nag-focus ako bilang isang mababata sa peace and order dito sa 3rd District. Kung saan yung mga prusintong nakatago, masikip, na pinaluwag natin, pinaganda natin, at hindi lang basta pinaganda. Nilagyan ko naman ng architecture yung mga building na ginagawa natin. For all those who wanted or planning to push a career in law enforcement or any other pillars of the criminal justice system, kahit saan ka pa mapunta, napakaganda ng course na criminology. And I am highly recommending PCCR, Philippine College of Criminology. At nandirito talaga, makikita mo yung mga professor na talagang nakapwesto at talagang may experience, natuturuan ka talaga ng tama. Very proud ako kasi nakapagtapos ako ng PCCR as cum laude. Kahit galing lang ako sa probinsya, ay napatunayan ko na kaya kong mag-excel. I have a very promising career ahead. With the confidence and leadership skills na binigay sa akin ng PCCR, tingin ko malayo ang maaabot ng aking career in the future. Sa mga estudyante ngayon, if you're planning to have a career in the law enforcement, the best school is PCCR. This is the best school for criminology. You enroll in PCCR because PCCR can give you a bright future. Ang ano ko lang naman sa kanila, basta bigay nila yung pinaka-the best nila, mag-aral silang mabuti, wag nilang sayangin yung panahon, yung tuition fee, kasi hindi naman lahat ng pera napupulot ng magulang ng madali lang yan. Talagang pinagtatrabaho ng magulang yan, dugot pawis, para mapagtapos nila yung mga anak nila. Hangat ko lang sa mga nangangarap maging pulis at estudyante ng criminology, pag sumikapan yung matapos. At pagkatapos nyo naman, huwag nyo sasayangin yung pangarap na napagtagumpayan nyo. Maging role model. Dahil kapag nakita nila na mabuti kang tao, itatanong nila saan yan ang galing. At kung matatanongin na ako'y galing sa PCCR, idudugtong nun na yun yung nakaraan ko. And I will always be proud of that. Napapasalamat talaga ako sa PCCR. Kundi dahil sa scholarship na binigay nila, ay hindi ko matatapos yung kursong criminology at wala ako sa kinalalagyan ko ngayon. Kaya ako pinili yung PCCR nun. Pagka batang PCCR ka o batang 641 ka, parang ang lupit mo. Kaya nung nag-aaral ako, yung mga polis, tinatanong ko, anong school niyo po? PCCR. Proud ako. At hindi ko malilimutan yung dinanas ko na goodness from PCCR President Eduardo Bautista. Yung goodness niya, na chance na binigay niya sa akin, yun yung naisalin ko sa iba. Ako po si John Marvin Yul Servo Nieto, ang inyo pong representante dito sa ikatlong distrito ng Maynila. Ako po ay PCCR graduate, batch 1998. Hello everybody, I'm Dr. Janette S. Padua, PCCR graduate, batch 1994. I'm Agent John Romer Lagan Venturillo, Investigation Agent 3 of the National Bureau of Investigation, proud PCCR graduate, batch 2010. Ako'y batang 641, nagsisilbi sa bayan. Dugong PCCR, batang 641. Ako'y batang 641, nagsisilbi sa bayan. Dugong PCCR, batang 641. Ako'y batang 641, nagsisilbi sa bayan. Dugong PCCR, batang 641. For the good of the public and the country.